It's about my personal life. I want to share to all of you guys, lalo sa mga kabataan. Mahirap mawala ng ama at ina. Sila yung kaya kang tanggapin at unawain sa lahat ng kalokohan, kasalanan mo. Yung kahit anong kalokohan mo, mapapatawad ka nila. Walang sawang minamahal at umiintindi ka. Kahit minsan nasasagot mo sila o napapayak mo sila sa mga pinagagawa mo, nandiyan pa rin sila para sa'yo. Hindi ka iiwan. Hindi ko naisip at iintindi yung mga pangaral nila noon ngayon. Isa na akong magulang. Mahirap, pero masaya pa lang maging isang ina. Makita mo lang ang anak mo, pawi na lahat ng buhay at bago. Ngayon ko naiintindihan lahat ng sinabi sa akin ni mama noon. Ngayon alam ko na yung pakiramdam. Hindi pala talaga biro ang maging magulang. Walang shortcut, hindi pwedeng madaliin lahat ng pagdadaanan mo. Nainis ako sa sarili ko pag naaalala ko kung gaano ako naging sumasabi. Laban siya pero hirap na hirap na siya. Kaya ang ginawa namin ng papa ko, tumapit kami kahit kanina para makabili ng oxygen tank para maiuwi na namin si mama sa bahay. Umaba ako sa mama ko, sobrang sakit. Gusto ko sana palit na lang kami. Gusto ko ulit marinig na pagalitan, murahin ang pangaralan niya ako. Gusto ko marinig yung boses niya habang sinisermonan niya ako na dati ayaw kong pakinggan na ngayon ay hinahanap ko. Nagdasal ako. Gusto ko pang kunin na siya kaysa patuloy na naghihirap sa sakit niya. Kung pwede ko lang akuin ang sakit niya, ginawa ko na. Hanggang sa isang araw, nag-isip na lang kami. May mom passed away June 27, 2015. Sobrang sakit, napakahirap tanggapin. Yung ang dami mong bakit, pero wala akong magawa din nila sa hirap ng pinakailangan tanggapin. August 6, 2019, inatake sa puso ang papa ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, halos mabaliw ako. Hindi ko matanggap. Ang sakit pero pinilit kong makatatag kasi ako yung panganay. Sa akin kukuha nila kasi mga kapatid ko. At may